Mga ka-sound, welcome back to my YouTube channel. Dito Mike Sound System. Nag-request sa na-viewer sa akin na sana daw mayroong event tayong sasalian. Kaya ito na. Tignan nyo yung connection natin. Itong simpleng connection lang to para sa event. Yung bago pa palang, ang hindi pa pala nakasubscribe, na dumaan lang, paki-subscribe na lang. At saka share, at saka like mo na rin, at saka pindot mo na rin yung notification bell para updated kayo sa akin mga videos. Bago tayo mag-umpisa, mag-intro muna tayo. Mga ka-sound, ito yung setup natin, 2x2 lang, dalawang subwoofer, dalawang low mid at saka isang high mid. Ito, nagda-drive to, yung low mid ay yung sub natin. Nagda-drive to, 700 watts na amplifiers ito. Yung seating nito, wag na lang tayo pupunta sa likod dahil familiar naman sa inyo yung sa likod in at saka out mo lang yan. Dito na lang tayo sa harapan. Ito yung 700 watts natin na pang sub. Yung linagay ko dito, yung base natin sa nasa 12 o'clock. At saka yung treble natin nasa 12 o'clock din. At saka siyempre yung balance sa gitna. At saka yung volume natin, lagay na lang natin sa 12 o'clock. Yan, nagda-drive ng sub yan na DHC 700 watts power bus 8 ohms. At yung sa taas naman, yung dalawang maliit, yung low mid natin, nagda-drive yan 500 watts na amplifiers ito. 500 watts na amplifiers lang to. Kinabit natin doon sa auxiliary. May selector naman dito sa harapan, auxiliary, tuner, o kaya BCD. Yung karaniwan ko kinakabit, yung auxiliary. Kaya nakaselect na auxiliary yan. Ito pala yung 700 watts natin. Nakadaan to ng equalizer natin, kinabit natin mula ng mixer. Ito yung mixer. Kumabit tayo sa line out, left and right. PL jack na malaki, kinoconvert natin yan sa RCA na male. So kinabit natin dito sa channel 1, channel 2. Tapos kumuha tayo ng sub dito, pinadaan natin sa channel 1 na equalizer natin. Kumuha tayo sa sub, ito pala sa buffer, kasi may sub out to, yung crossover natin. Pinadaan ko sa channel 1, pinasok ko yun doon sa input at saka yung labas niya na out, mono mode lang yun. Kaya linagyan ko lang ng splitter, ito yung splitter. Convert sa mono stereo to, male at saka female. Para maikabit natin sa dalawang channel, left and right. Ganon din sa low mid natin. Kumuha rin tayo dito sa kabilang channel, channel 2. Kasi siniperate ko yung channel 2 at saka channel 1 sa high mid at saka low mid kasi yung frequency. Iba-iba yung frequency. Galing linagay ko dito sa low mid natin, 200 Hz at saka 2.2 kHz. At saka pinadaan ko rin to sa equalizer dito sa channel 2 ng equalizer natin. Yung setting niya ganito, medyo sira ng kunti yung low frequency natin, naka 0. Tapos yung mid range natin, nakataas hanggat 500 Hz. At saka yung tweeter natin, naka 40 kHz, ang pinakamataas. Pinasok natin sa auxiliary, no? Gumamit din tayo ng splitter. At saka yung high mid natin dun sa taas, driver unit na Unifix yan, 300 watts. May kasamang compression driver na 300 watts, 8 ohms, crown, ang brand. Linagyan ko ng dividing network yan, yung DIY natin na nung nakaraan video. Na DIY natin na dividing network, kinabit ko dito, ayun. Kumuha lang ako ng mid at saka high dyan. At saka dito sa amplifiers natin, ang nag-drive dito is 300 watts per channel lang. Ito yung sa ilalim. Kaso kung kinabitan ko isang channel lang dahil isang connection lang yung ano doon, mono lang. Wala akong linagyan yung input at saka yung output, walang load. Hindi naman masisira yung ampli maski naka-on yung dalawang channel, isa lang yung naka-load. Kasi wala namang signals mapasok. At saka yung sa ano natin, yung sa line in natin, ito yung mixer natin. Yung microphone,
Yung microphone natin, ginamitan ko ng V8. Ito yung V8, na-demo ko na rin to sa nakaraang kong videos kung paano gamitin. Ito gamitin natin sa microphone para may echo, reverb at saka may bass and treble. Kasi medyo maganda yung pick up nito sa mixer lang mismo na microphone. Pero nakapid din sa microphone yan. Dito tayo nakalagay sa MP3, 3-port at saka MP3. Dito may selector. Sinilik natin sa 3-port, may left and right channel yan. At ito yung V8 natin. Kumuha tayo ng output sa headphone. Dito na natin pinasok sa channel 3 natin. At ito, yung V8 kasi, may Bluetooth to. Kung gamitin natin na ang itong Bluetooth na to naka-ready na, ipo-charge mo to dahil nagdi-discharge to yung battery niya. At ito yung mag-on ka dito ng V8 natin, i-press mo ng 3 seconds hanggat sumindi yung power, i-on na yan. I-standby mo lang 3 seconds, hintayin mo yan, umiilaw na. Kung mag-off ka, ganun din, i-press mo lang ng medyo 3 seconds, 4 seconds, patay na yan. At saka yung mid pala natin, ito yung mid natin, na nag-drive ng mid-high natin, pinadaan ko sa crossover. Ito yung crossover na pinadaan ko sa Audio Max. Ito yung input voltage nito is DC. Kaya mayroon tayong adapter na 12 volts 700 amperes. Pinadaan ko dito sa high pass crossover. Puro kalansing lang lumalabas dito. Pero may frequency din to. Ito yung frequency niya. 40 Hz hanggat sa 400 kHz. At ito yung level niya, naka 2 o'clock na yung volume para hindi mag-clip tayo, yung hindi mag-clip yung amplifiers natin. Tama-tama lang yung 2 o'clock na level volume natin. No? Ngayon, itesting natin ito yung microphone natin. Kung paano yung pick up, gumamit tayo ng wireless na microphone na Bose na may model na yung model niya WR206, generic lang to. Pero i-testing natin kung maganda din ang pick up to sa microphone, wireless microphone to. Yung itong receiver na to, yung out ng microphone, kinabit ko doon sa input ng V8 natin, may mic doon. Huwag mo ikabit doon sa condenser mic kasi yung condenser mic, may supply pa na 48 volts dyan sa plantum natin sa speaker. Wala tayong condenser mic kasi hindi naman tayo nagla-live. Live stream. Ito demo lang to sa mga tao na gusto lang matuto ng connection na simpleng connection para lang sa mga event. Mga kasound, itesting natin yung microphone. Ito naka-on na yung V8 natin, yan yung indicator niya, sumisindi na. At saka yung receiver natin sa microphone, ayan naka-on na rin. Kung pag-on mo ng microphone na to, kung saan yung ilaw na signal doon sa kaliwa o sa kanan, hintayin mo, pag in-on mo to, ito yung sumisindi doon sa channel A, kaya ito yung i-volume natin. I-fix lang natin dito ng mga 3 o'clock para hindi mag-clip, no, yung mixer natin. At saka yung dito naman sa mic natin, sa V8, ito yung i-control natin na volume, no. Para malayo tayo sa feedback. Kung mag-feedback mo yung high frequency, i-reduce nyo lang yung treble at saka mid dito sa mixer, no? I-reduce nyo lang para makuha yung feedback. Kasi yung kumipidback, high frequency man lang, no? Ayun, ititesting na natin. Hello. Ito, volume natin, no? Hello. Test. Hello, string mic test. Okay. Hello. Ito na yung pick up ng boss natin na generic lang ng boss na microphone to. May model na WR-286. Ay ililigyan natin ng distance kung saan banda yung makuha yan na signal. Maski generic lang, pero okay pa rin yung okay pa rin yung signal niya, no? Dito na tayo sa mga abot tayo ng 10 meters. Okay pa yung sound niya. Basta hindi lang matakpan yung antena natin sa receiver, okay lang. O mga 10 meters na to. Ayun.
pwede pang guro sa mga 20 meters. Kaya ito mumurahin lang dahil generic to, bus na WR268. Pwede na gamit sa singalong nito. Pero okay na rin to ha, maski generic. Kaya mga ka-sound, yung dumaan lang pala sa channel ko, paki-subscribe na lang at saka i-like, share at saka i-pindot na rin yung notification bell para ma-notify ko kayo sa sunod ko na videos. Ito yung setup na to para lang sa nag-umpisa. Bawal tong professional na, no, kasi alam na nila to. Sa nag-umpisa lang to na magkakaroon ng sound sa bahay nila. Itong simpleng setup lang para sa mga event. Kaya big shout out sa mga subscriber na tumulong sa channel ko. Hanggat na monetize na tayo, thank you. God bless at ingat.